Magandang araw po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at may muli tayong pagkakataon na magpatuloy na mag-aral ng Sunday School. Tayo na po. Ang ating pong leksyon ay malayang sumamba. At salamat sa Panginoon at nakakapunta na po tayo unti-unti, padami ng padami sa ating kapilya para malayang sumamba. Free to worship. Ang pagbabatayan po ng ating leksyon ay mula sa Ezra. Tinutuloy natin yung leksyon ng isang linggo, chapter 6 ngayon, verses 1 to 12. At ganito po ang susing talata, ang verse 12. Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya, pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Ang mga layunin po ng ating pag-aaral, una, maitala ang mga mahalagang punto ng kautusan ni Haring Dario. Pangalawa, maikumpara ang kautusan ni Haring Dario sa naunang kautusan ni Haring Ciro. At pangatlo, mangakong mananalangin na maging tapat sa mga gawain na itinagubilin sa atin ng Panginoon. Ito po ang background ng ating leksyon upang makita natin yung setting. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin na nauna nang iniutos ni Haring Ciro sa isang proklamasyon at kasulatan, ayon ito sa tagubilin ng Diyos na bayaang makabalik sa Jerusalem ang mga bihag na Israelita at muli nilang itayo ang templo doon. Subalit, hindi po naging smooth sailing. Nung nakabalik ang mga Israelita, nagkaroon ng iba't ibang hadlang sa muling pagtatatag ng Jerusalem at ng templo. Ang mga kaaway ng mga Israelita na nadatnan nila doon, kung matatandaan ninyo, ay nasakop ito ni Nebuchadnezzar at naging kanyang empire. Kaya't merong mga hindi Israelita na nandoon at sila ay na-insecure siguro sa pagbalik ng mga Israelita. At sila'y gumamit ng harassment tactics. Dinidiscourage sila ang mga Israelita na ituloy ang kanilang ginagawa. Kasi napansin nila, mabilis ang paggawa. Gumamit din sila ng politicking at pagdidemanda. At isinusumbong sa mga opisyal nila na huwag niyong hayaang maitayo muli ang Jerusalem sapagkat pagkaya na inaitayo, eh hindi na sila magbabayad ng buwis. At gayon din, nagdedemanda sila. Natigil ang kanilang paggawa. Subalit sa udyok nila Propeta Haggai at Zacarias, muli itong ipinagpatuloy sa matapang na pamumuno nina Zorobabel at Jesua. At nung sila nga ay nagpapatuloy na paggawa ay nasita sila ni Gobernador Patenay. Ano permiso ang hawak ninyo? Sabi sa kanila. Siguro po, kumbaga parang kung sa panahon ngayon, meron ba kayong building permit sa ginagawa ninyo? Kaya ito'y isinumbong niya kay Haring Dario na nakadetalya sa isang sulat. At isinama rin niya sa kanyang sulat yung katwiran na binigay nila Zorobabel at Yeshua kung bakit nila tinutuloy ang paggawa sapagkat si Haring Ciro ay merong permiso pahintulot na gawin nila ito. Ang maganda, naging patas naman ang hakbang na ginawa ni Haring Dario. Ipinahanap niya ang kasulatan
na ginawa ni Haring Ciro sa kanyang kaharian sa Persia, kung saan man ito nakatago. Natagpuan ni Haring Dario ang kasulatan na ginawa ni Haring Ciro na nauna sa kanya. At nang mabasa niya ito, ay iniutos ni Haring Dario na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. At ganito ang sinasabi sa mga talata, verses 6 to 8. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenay at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenay na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar, Bosenay, at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates. Huwag na kayong makialam dyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko rin tumulong kayo sa gawain ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat na bayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Hindi po ba napakaganda? Hindi lang sila sinabihin na huwag na kayong makialam, kundi tumulong pa kayo sa halip. Iniutos din ni Haring Dario na sundin kung ano ang nakasaad sa naunang utos ni Ciro. At sa verses 9 to 11, ay ito nga po ang mababasa natin. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan. Pati na trigo, asin, alak, at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ng hari at ang mga anak nito. Ipinag-utos ko rin na parusahan ang sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhok sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Ang mga mahalagang punto ng kautosan ni Haring Ciro at Haring Dario. Naging matapat si Haring Dario sa pagpatupad ng utos ng Panginoon na ibinigay kay Ciro. At hindi niya po binago ang detalye nito. Pagkos, mayroon pa siyang ginawang enhancement. Ipinatupad ni Haring Dario ang bawat detalye ng kautusan ni Haring Ciro, tulad ng kalayaan sa mga Israelita sa paggawa, pagbibigay ng mga kailangan sa paghahandog sa templo, ang mga gastos sa konstruksyon na manggagaling sa buwis ng Euphrates. Ito po yung region na nakakasakop sa Jerusalem, sa Juda nung panahon na yon. At ang pagbabalik na mga kayamanan sa templo na kinuha ni Nebuchadnezzar. Walang labis, walang kulang. Nagkaroon nga po pa sila ng inventory. Alam niyo po ang naaalala ko dito po sa atin, pagka po mayroong isang presidente na mayroong plano, hindi natapos sa kanyang term, kuminsan ay hindi itinutuloy ng sumunod na administrasyon o either na binabago, at hindi ko alam kung anong dahilan nila, kung ayaw lang nilang ipasa ang credit, but
ganun po ang nangyayari. Siniguro din po ni Haring Dario na mangyayari ito, itong kautusan sa muling pagtatayo ng Jerusalem at ng templo sa pamamagitan ng pagpataw ng mabigat na kaparusahan sa sino mang hahadlang at magbabago ng utos. Ayoko na pong ulitin kung napaka-nakakarima rin po yung paraan ng magiging parusa. Ayoko na pong ulitin. Nandito po ang nakita kong mga insights from our lesson. Ang una, ang mapahalagahan natin ang ating kalayaan. Freedom has a big price, but we are free for a reason. Minsan po, pinabaliwala natin ang ating kalayaan kung ano-ano lang ang gusto natin. Freedom po is hindi yung we are free to do what we want. Hindi po. Siguro po, nakikita natin sa mga balita kung ano ang price, the big price that the Ukrainians are paying para ipagtanggol ang kanilang kalayaan. We are free to worship. Alam niyo po, marami pong lugar na bawal po ang mag-worship. Minsan nga po, bawal ang magdala ng Bible. At sana po ay na-appreciate natin ang kalayaan na meron tayo. Ito po ang pansamantala nating pagkabihag ng COVID. Hindi tayo nakakapunta sa kapilya, pero nakaka-worship din tayo sa ating mga bahay sa pamamagitan ng virtual technology. At ngayon nga, nakakabalik na tayong unti-unti sa kapilya. Eh, ito po ay maliit lamang na kung ikukumpara, maliit na hirap kung ikukumpara dun sa mga lugar na they are not free to worship. At tayo nga po, pinalaya na tayo ni Jesus sa ating kasalanan nung siya ipako sa krus at mamatay para sa ating kasalanan. Gamitin po natin ang kalayaan ito sa mga gawain makalulugod sa Kanya. Yung pagtalikod natin sa kasalanan, tuluyan na po tayo maging malaya sa ating kasalanan. Ito po ang makakalugod sa Kanya. Ang isa pong nakita ko dito, pinatunayan ni Haring Ciro at ni Haring Dario sa pagsulod nila sa Panginoon that the God of Israel, the God of Heaven, kung paano sila tawagin ng dalawang haring ito, is the God of all nations. Na noong pang panahon ng Old Testament ay meron ng hint na the God of Israel is also the God of all nations. At ito po, nung dumating sa atin ang Panginoong Jesus, ay ito po yung isa sa message niya. That God is the God of all nations. Ito po ang isang nakita ko. Keeping records is important. Even in our church today, carefully keeping documents, mga agreements, mga titulo, including our history, is an important ministry. Hindi po ito pala maliit na bagay. Kaya sa mga may ganitong ministry, magbukol tayo ng panalangin na magampanan natin ang tapat. Kung ito man ang ating ministry, gayon din sa anumang ministry na sa atin ay nakaatang.
Gusto ko lamang po i-echo ang narinig kong sinabi ni Ate Remy doon sa isa niyang leksyon ng Sunday School. Tungkol po dito sa Sunday School, ito pong maaring napakaikli lamang po nitong Sunday School session natin, lalo na po yung sa akin, minsan ay hindi pa inaabot ang 20 minutes. Subalit, ito po ay pagsisikap natin na mapanatili ang tradisyon natin ng Sunday School. At ang hamon nga niya, kahit na Sunday natin ito natutunghayan, pwede po nating pag-aralan from Monday to Friday to Saturday. At maganda po, pagka nakikita natin yung, lalo na yung mga historical background ng istorya ng mga Israelita. Ito po ay nagbibigay din sa atin ng leksyon kung paano din tayo mabubuhay sa ngayon. Let us pray din po for places where people are fighting for their freedom. Napingkit po kanina. Let us pray for Ukraine. Let us pray for Israel na noong ancient times hanggang ngayon, they're still fighting for their freedom. Sa Myanmar at sa iba pang mga lugar. At yung po mga kapatid natin na nakakaranas ng persecution, they are not free to worship. Katulad sa nababalitan sa China. So let us pray for places where people are fighting for their freedom. God of heaven, there are many places in the world today where people are suffering in fighting for their freedom. Give them the courage and strength, and amidst the turmoil and chaos, bring them peace and hope in their hearts that only you can give. We entrust them to you. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.